Kasabay nga po ng unti-unting pagbagsak ng Phoenix Suns, isang buwan rin naman nga pong mawawala sa kanilang lineup si Devin Booker. Yan nga ang ating unang aalamin dito na susundan ko na rin ng mga NBA games ngayong araw at isa pang patunay na kinakarma na nga daw ngayon ng Memphis Grizzlies at si Ja Morant. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang tama nga daw si Phil Jackson na i-trade na si LeBron James. Kaya mga idol, tara, halina't umpisahan na natin yan. Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. Simula nga po mga idol lang mag-umpisa ang season ay Phoenix Suns na nga talaga ang nasa tuktok ng standings ng Western Conference. Ngunit nagbago nga ito nang magsunod-sunod ang kanilang pagkatalo na sinabayan pa ngayon ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga manlalaro, lalong-lalo na ang kanilang superstar na si Devin Booker. Ayon nga po sa inilabas na balita ngayong araw, sa pagtatamo nga po ng bagong injury nito sa kanyang singit, inaasahan na nga po na mawawala siya ng at least 4 na linggo o isang buwan sa kanilang lineup. As of now nga po ay nakaupo pa na naman sa 5th pwesto ang Phoenix Suns sa West sa kanilang record na 20 wins 16 losses. Ngunit delikado pa na naman nga po ang kanilang kalagayan gayong sobrang nag-i-struggle nga po sila na manalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya pwede pa nga po silang bumagsak dito anumang oras, lalo pat wala nga po sa kanila ang kanilang leading scorer. Samantala, pumasok naman tayo sa ilang mga laban sa NBA ngayong araw, December 29. At sisimulan nga natin iyan sa pagkapanalo ng Detroit Pistons sa kanilang game kontra sa Orlando Magic sa score na 121-101 sa pangungunan ni Alec Burks na nagtala ng 32 points. Matagumpay rin naman nga pong na-extend ng Brooklyn Nets ang 10 laro sa kanilang win streak matapos silang manalo sa kanilang laban ngayong araw kontra sa Atlanta Hawks sa score na 108-107 gamit ang 26 points, 16 rebounds ni Kevin Durant, 28 points at 8 assists naman ni Kyrie Irving. Samantala, pumunta naman tayo sa ating patlong storya dito sa isa pang patunay na kinakarma na ngayon ang Memphis at si Ja Morant. Kasunod nga po ng pagsabi at paghayag ni Ja Morant na walang makakatalo sa Memphis sa West, ay may mga nagsilabasa na nga po ngayong balita na nagpapatunay na hanggang yabang lamang nga talaga ang pinagsasasabi nito sa harapan ng media. Sa katunayan, sa mga hindi nga po nakakaalam, 9 wins, 10 losses lamang nga po ang record nito sa mga laro nila kalaban ng mga team sa Western Conference na nangangahulugang hirap talaga silang manalo sa mga West team. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa usap-usapang tama nga daw ang sinabi noon ni Phil Jackson na i-trade na lamang si LeBron dahil sayang ang taon nito. Matapos nga pong matalo na naman ang Lakers sa kanilang laban ngayong araw kontra sa Miami Heat sa score na 112-98, marami nga po mga nakaka-realize na napakaliit lamang ng kanilang tsansa na makapasok sa playoffs, at nagpapatunay lamang nga po ng kanilang mga pagkatalo ngayon na tama nga daw ang sinabi noon ng kanilang dating head coach at ngayon advisor na si Phil Jackson na kailangan na talagang i-trade ng Lakers si LeBron sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi pa nga po nila ito ipinapamigay, magpapatuloy lamang nga daw ang kanilang pagkatalo. Yes mga idol, malaki nga po ang inaambag nito sa kanilang mga nakalipas na laban, ngunit hindi pa rin ito sapat upang manalo at makaangat sila sa standings. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, dahil nga sa kinuhang napakalaking contract extension ni LeBron ay sa darating na off-season pa nga nila ito, pwedeng i-trade. Ano sa palagay nyo mga idol? Tama nga ba ang naging pahayag ni Phil Jackson sa Lakers? I-comment lamang nga po sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan.
So that's it for today's video, mga idol. Natin pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. So yun lamang, mga idol. Shout out sa lahat. Maraming salamat po.